maganda kang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban na iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagdiligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang at nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno ng magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin,
Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog, ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ang bunga, pagkat ang didilig dito ay tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo may mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Diyos ko sa akigawat, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig.
Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kaniyang karamdaman. Doon ay may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki. Dinala ang kaniyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin na nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. 38 years na lumpo. 38 years na paralyzed. 38 years na hindi nakakalakad. At para makapunta siya doon sa tubig ng Bethesda, kailangan may magdala sa kanya. At upang siya ay mauna, bago man lang makalawkaw yung tubig ng Bethesda, kailangan ding mayroong magdala sa kanya. At ito ay hindi nangyayari. For 38 years, nandoon ang kaniyang kagustuhang gumaling. For 38 years, hindi siya nasawang magpabalik-balik sa tubig ng Bethesda. For 38 years, hindi nawala ang kaniyang paniniwala. For 38 years, araw-araw, hindi nababawasan ang kagustuhan niyang gumaling. And after 38 years, nakita niya ang kagalingan sa pagkatao at katauhan ng kapangyarihan ng poong Jesus Nazareno. Ang tawag po natin dun sa attitude ng lalaking ito ay patient endurance. Hindi lamang pagtsatsaga, kung hindi matinding pagtsatsaga upang ang kaniyang hinihingi ay magkaroon ng katuparan. Nakamamanghang attitude ang lalaking ito. Kaya nung nakita ni Jesus ang kaniyang kalagayan, "Nais mo bang gumaling?" Kaya wala siyang ibang sagot. Siya ay gumaling.
Meron pa kayang taong kayang maghintay ng 38 years? Kasi ang mga tao ngayon, desperado. Dahil sila ay desperado, they also resort to desperate solutions. Yun bang mga maling resulta ng kanilang mga desisyon ay nadadala nila sa Diyos na parusa? Kaya yung iba, desperado din ang solusyong ginagawa. Paano yun? Wala kang pera. Anong ginagawa ng iba? Mang-scam. Magnakaw. Mandukot. Manghablot. Manloko. Desperado. Nabuntis sa maling panahon at sa maling sitwasyon. Anong solusyon? Abortion. Wala nang konsensya. Wala nang habag. Desperado. Kaya desperadong solusyon. Nag-aaway ang pamilya. Anong solusyon? Umalis. Iwanan. Pabayaan. Hindi ba ganun tayo? Hindi ba kadalasan ayaw natin ng mga bagay na nahihirapan tayo? Pero itong lalaking ito sa 38 years, napakatyaga na magpabalik-balik upang hingin ang biyaya ng kagalingan. Narito ang poong Jesus Nazareno. Tinitingnan ang ating tiyaga, ang ating katatagan, kung papaanong ang pananampalataya natin ay hindi nawawala kahit na sa gitna ng depressing situations na meron tayo sa pamilya. Sino ba sa atin ang walang kinahaharap na depression? Pero binibigyan tayo ng katatagan ng Diyos, ng biyaya, ng kaniyang pagkaunawa, na tingnan nating mabuti kung ano ang priority ng ating buhay at kung saan tayo dinadala ng ating mga desisyon sa buhay. Sana ang Ebanghelyo ngayong araw ay magbigay sa atin ng napakagandang halimbawa na katulad ng lalaking ito na kahit na 38 taong naghihintay ng kagalingan, huwag tayong manghihina at huwag tayong magsasawa na palaging humingi ng awa at biyaya ng Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating naunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling,
Tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ang utang na loob sa iyong pagdingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniakas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng managagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. May the meaning of the God and God. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus, ang ating Poong Jesus Nazareno, na patuloy na nagpapagaling.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection ngayong March 21, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parokyal vicar. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalha